And I persecuted this way unto death, binding and delivering into prisons both men and women. As also the high priests, not able to give witness, and all the state of the prayers, from whom also are persecuted unto the brethren, and he ran to the last to bring them which were their walk unto Jerusalem, for to be punished. Okay, dali ha. Okay na muna. Okay, let's pray. Kaya naman, salamat. We pray na maging pagpapala ang pag-aaralan niyong hapon, Panginoon. Okay, malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Okay, again, walang maingay po ha. Again. Ha? Ang yung gusto sa labas, pwede sa labas. Yung dito, maikinig lang. Amen. Medyo matagal tayo dito. Mga 40 minutes. Hanggang isang oras. So, focus nyo. Okay? Kasi yun lang ang pakinabang natin dito pag nag-aaral tayong salita ng Diyos. Hindi naman tayo nagpalamig lang, di ba? Kung di tayo naikinig, ano pakinabang natin? Wala. Di ba? Naasal lang si pastor, yun. Nakakatuwa ba yun? Tsaka yung katabi nyo, baka naasal na siya. Tingnan yung katabi nyo. Di ba? So, ayan na, umalis na. Hindi talaga nakakatagal yan si Jeff eh. Pakilak mo nga yung ano. Ang gate. Okay. So, dito tayo sa Acts chapter 21. Natapos po tayo dito. Again, sino yung bida sa Acts? Si Paul. Sino si Paul? Isang taong religyoso pero siya ay ano naalala nyo kay Paul dati? Mamatay tao, loko-loko. Yan term dun eh. Sira ulo. Akala niya naglilingkod siya sa Diyos, pero pumapatay siya. Bilang sinabi kanina, di ba? So siya yung alos video rito from chapter 13 ba yun? And then, sino yung mga kalaban? Mga? Mga Hudyo. Di ba mga Romans? Romans kasi, ano yan, sila yung may-ari ng teritoryo ng time na yon. Okay, mainig ha, may konting ano rin to, history. Si Lian, kanina pa to si Lian. Yung birthday ka pa naman, ilang birthday mo? Oh, bukas? Huwag ka naman magkulit. Saka si DM. Happy birthday, Calvo. Mamaya ka ba? Alam mo. So yan, so yung mga Roman, sila yung may-ari ng territory. Sinakop sila, di ba, yung mga Udyo. So, kaya sila yung hahari-harian doon. Sila yung may mga sundalo. Okay? Okay na. Okay na. Mamaya, tingnan nyo yan. Titigan nyo. Hindi naman naalis yan eh. Every month, pinapalitan niya. Okay, nasa ba ako? Ayan. Si mga Romans, sila yung parang ano nun. Parang dati, di ba, nasakot tayong Kastila. So, meron tayong, syempre, inanakit dyan. So, di naman tayo pinapatay lahat. Pero, under rule ka. Pag sinabi under rule, kung ano sabihin nila, yun, susunod ka. Kung pinayagan ka nilang gawin yan, okay lang. Kung hindi, wala kang magagawa unless gusto mong matay. Ganun sila. Kaya itong mga Hudyo, sabi nga ito sila yung kalaban. Ano ginagawa nila? Hindi sila pwede magpatayan basta kasi may rules yan, yung Romans. Okay? So, ayan kalaban dito, mga Hudyo, kalaban nila, mga lingkod ng Diyos. Yung mga Romans, nasa background lang sila. Sa katotohanan, sila yung makapangyarihan ng time na yun. Pero, may kita natin dito, ginagamit lang din sila ng Diyos minsan, protektahan yung likod ng Diyos, pero minsan kalaban din sila, katulad may mga time dito eh. Okay, so again, anong ginagawa ni Paul? Siya ay missionary, pupunta siya sa mga lugar-lugar, kung anong lugar. Magpipreach siya ng salita ng Diyos, katulad ginagawa ni Pastor, diba? So, syempre, lahat yung iba dyan, mananampalataya, yung iba hindi, okay lang yun. Pero yung mananampalataya, makupunta sa church, i-disciple sila. Tuturuan sila paano para maging
kalugod-lugod sa Diyos para sila ay gamitin ng Diyos. Marami silang reward sa langit. Pero bago yun, maligtas muna yung kaluluwa nila. Yung pinaka-importante. Amen? Yung pinaka-importante. Ngayon, eh, ba't ang daming galit sa kanya? Kasi nga, yung mga Hudyo, galit kay Jesus, galit din siyempre sa mga likod ni Jesus. So, ano nangyari dito? So, na kung dito kayo last, sinong dito last week? Thursday. Ano nangyari? So, sabi ko, di ba si Paul ay may pagkakamali din. Si Paul ay hindi perfecto. Amen? Kahit lingkod siya ng Diyos, matalino siya actually. Kaya naligtas siya. Pero hindi pa rin perfect. So, siya ay winarning na huwag na pumunta sa Jerusalem. Pumunta pa siya. Okay? So, nag-compromise siya dito kasi yung ibang mga Hudyo ay na Kristiyano na rin, Hudyong Kristiyano. Gusto nila si Paul ay sumunod sa mga tradisyon ng mga Hudyo. Kahit Kristiyano na sila, actually, hindi nila kailangan gawin yun. So, kasi nga, hindi pa naintindihan ng lubos ni Paul noong time na yun. Later, siya rin yung magtuturo nito, sinasabi ko sa inyo ngayon. Pero, ang mga Kristiyano, hindi mo na kailangan magpatay ng tupa para maligtas. Di ba? Para luminis. Hindi tayo nagpapatay dito ng tupa. Wala na tayong mga pare o saserdote. Wala na tayong temple. Winiwisik yung dugo. Wala na tayong ganun. Okay? Kasi si Jesus na yung pinatay para sa atin. Siya na yung sacrificial lamb. At sa pamamagitan ng pagkamatay, pagkabuhay, muling pagkabuhay, pagkalibing ng Panginoon, tayo ay pwede nang maligtas. Okay? So, hindi automatic lahat na tayo ligtas, pero pwede na tayong maligtas. May way na. So, yun yung pinipreach natin. Anyway, ito si Paul, hindi pa siya mga naitindihan gusto yun. Kaya, nakisaw-saw siya doon sa mga dati nilang mga kaugaliang ba. Okay? Kaya, nag-purify pa sila. Okay? Ang problema, napasama sila. Bakit? Kasi again, yung kalaban nila, nakita sila na, ano bang ano dyan sa salitang kanto? Napag-tripan ba yun? O, anong tawag doon? Anong tawag doon? Na-discount yan. Nakausunodahan, di ba? Actually, kasi marami ng galit sa kanya talaga. So, ayan o. So, sino daw yung mga nag-steal? Pag sinabing steal, alam nyo ba yung steal? Kunwari, si Ezekiel, galit kay Roniel. Kunwari lang. Si DM, kaibigan niya si Roniel. So, si Ezekiel, gusto niyang magalit din. Kasi kagalit niya si Roniel. Gagawin niya kay DM, uy, alam mo ba, ganyan. Ganyan sinabi sa'yo yan. Naranasan niyo ba yun? Kaya magkaibigan kayo, yung kaibigan nyo, itiwalaan nyo. Kasi minsan may darating na nyo, manggugulo lang. Sa church lalo, ang daming ganyan. Okay? Kasi gawain ng Diyos to, yung demonyo, gustong guluhin tayo, merong darating dito, hindi mo alam. Ayaw naman sa church yan, pero nasa church. Anong ginagawa sa church? Manggugulo. May mga ganun. Andaan nyo yan. Anyway, so si dito, yung mga Hudyong panggulo, di ba? Si Paul, naglilingkod sa Diyos, nagpipreach lang siya. Kung ayaw niyong makinig, di huwag kayong makinig. Bakit galit na galit siya kay Paul? Kasi yung mga Hudyo, galit kay Jesus. Okay? So, in-steer nila. Pag sinabing in-steer, yung sinasabi ko nga, uy, ano, kalaban natin, oh, kalaban natin yan. Ano? Pitigin mo na yung ano. Pitigin mo. Ganun yan, tapos gulpihin natin, ganyan sinabi niya. So, sa daldal niya, pag sinabing steer, eh, yung mga kahit hindi naman galit sa kanya, nagalit na rin. May kilala pa kayong ganyan tao? Umiwas kayo dun. Yung gusto, VI, oh. A bad influence, gusto away lagi. Sinong gusto ng away lagi? Okay, minsan ganyan tayo pag namana natin sa ibang tao din. Makinig. Pag namana nyo, pag yung magulang nyo, pinsan nyo, kung sinong kasama nyo sa bahay, wife freak, di ba rin natawag, di ba? Nangyayari sa inyo yan. Hindi ka kontento ng ano, ba, dito, sa church. Dati ako yung pinakamaganda dito eh. Dumating si Allison, hindi na ako. Nagagawin ko, aawain ko, may mga ganyan. Maniwala kayo. Mga immature, mga, alam niyo immature, di ba? Mga insecure. So, huwag kayong ganun. Magkakapatid sa Panginoon, mag-aaral lang tayo dito, sabay-sabay tayong lalago. Okay?
Yung lahat ng member dito, mga attend, kaibigan nyo yan dapat. Again, depende kung anak ng demonyo. Ha? Sabihin ko naman sa inyo, wawarning ako naman kayo, di ba? Sige, ang gagawa mo. Nakaka-distract. Okay, nasa na ba ako? Yeah. So, in-steal yung people. So, mag-iingat ka sa mga taong ganyan. Malamang sa hindi, yung mga taong ganyan, mga insecure, ano, may problema yan. Okay? So, especially nga, paglingkod ka ng Diyos, galit sa'yo sino? Mga anak ng demonyo. Kasi kalabang ka niyan. So, hanggat maaari, ngayon, yung iba dito, kung may anak ng demonyo dito, alisin natin. No? Pero wala naman, wala naman sana. Okay? So, ganun ang ginawa. So, anong mangyayari kay Paul nito? Yari na naman siya. Kami, nakita natin, gugulpihin na naman siya. Ayan. So, anong nangyayari dito? In-steer na yung mga tao, galit na sa kanya. Ito yung sinasabi nila, crying out, "Men of Israel, help this man that teacheth that all men everywhere against the people and the law and this place, and further brought Greeks also into the temple and not polluted this holy place." So, masyado marami. Isa-isay natin, ha? So, ito hindi totoo. Binibintang lang sa kanya. Una, "This man teacheth that all men everywhere against the people." Ano sabihin na? So, kung nga ito, loko-loko to. Gusto niya magkalaban-laban lahat ng tao. May itawa bang ganun? Unless talagang baliw, di ba? May mga ganun. Actually, yan ang mga ganun. May mga taong ganun. Kasi nga, deep inside, yung taong yun, daming, ano, problema, or insecurity. Nakakita na kayo, sigurado niya, kung ikaw pa kayo to, alisin mo na yun sa sistema mo, okay? Ano yan, kasi nakukopya natin yun sa ibang tao, eh. Kaya sabi sa Proverbs, being at friend with an angry man. Pag laging galit ang tao ngayon, iwasan mo na. Hindi ka makakaiwas, dadamay ka dyan, palamura, bastos, ano pa. Hindi masunod sa magulang, ang gugulo, nagsisira ng kung ano. Naku, iwasan mo na. Amen? Intindihan nyo, mga bata? Eh, kaibigan ko siya. Marami kang may kaibigan. Hindi ka maubusan. Amen? Amen. Yeah. Magugulo din. Iwasan mo rin yan. Or, baguhin mo. Sabi ko nga sa inyo, ang kaibigan mo yan, makulit to. Alam mo, di natin kailangan gawin yan eh. Okay, labanan yan. Ano ba? And the law. So, ibig sabihin, sinasabi nila, ano to, medyo malalim to. Si Paul daw ay nagtuturo na labanan natin yung batas. Alam nyo, may mga, kuna, si Dot, hindi ko alam yung politika ngayon, ha. Hindi ko alam exactly kasi mga puro kasi nung alingan yung mga yan, eh. Kunwari lang, totoo yung bintang ng ABS-CBN kay Duterte. Kunwari lang. Siguro, totoo yun, di ba? Nakaisyo galit si Duterte sa mga Cory, mga ganyan eh. So, anong gagawin nila para mapasarado, katulad ng ABS-CBN? Anong ginawa nila? O, syempre, di mo sabihin galit ka dun. Anong sabihin nila? May nilabag kayong batas. Hahanapan nila ng butas at siguro kahit sino sa atin, pag talagang gusto tayong pakulong, makapangyarihan niya, makakahanap niya ng batas ng ano. Sa totoo lang, kahit na kunwari ako, oh, hindi ka nagbabayad ng tax, eh, nagbabayad ako. So, mahirapan sila sa akin. Pero, makakaharap ng butas yan. Maniwala kayo sa hindi. Basta may pera. Basta may pera, tsaka galit na galit sa'yo. Okay? So, si Paul, wala siyang ginagawang ano. Ano siya, Kristiyano siya, mabuti siyang tao. Preacher siya. So, talagang maraming masakta pag preacher ka. Okay, kailan lang, nag-soul winning ako, ganun eh. Yung unang na-encounter ko ba naman, lasing pa. Eh, sabi, bago ako sa lugar, gusto kong makisama. Winarning nga agad ako daw. Baka matira ka dito. Parang ginaganon ako eh. Hindi naman ako takot pero parang ganon yung ano niya kasi sarado Katolik. Sarado Katolik eh. Lagi yung sinasabi niya, eh kami, Katolik kami. Alam niyo, kailan ba kayo ano? Obviously, hindi niya sinasabi, alam niya sinasabi niya pero ramdam na ramdam ko yung against niya. Pag yung paglaban niya sa ibang religion besides sa nakilala niya. Kasi wala pa nga akong sinasabi. Alam mo, sabi sa akin ng tatay ko,
Matulog ka kami kahit anong mangyari. Hindi ko pa nga binabrought up yung topic eh. Hindi pa nga ako makapagsalita eh. So may mga ganun tao, naintindihan niyo ba? So, ang gagawin, kakalabanin ka at gagamitin yung mga ganito kasi nung alingan. Ikaw, against ka sa batas eh. Pag-usapan natin, kailan ako naging against sa batas? Anong ginawa akong masama? Hindi na magre-reason yan, di ba? Pag tinanong mong ganun, wala kang ginawa, walang masabi, anong gagawin? Basta gagawa ng ibang paraan, katulad ng ginawa dito. Ang ginawa ng tawag dito is trial by, anong tawag dito? Public, alam niyo ba yan? Public, trial by publicity. Narinig niyo ba yan sa mga balita? Pag yung magkalaban na politiko, sasabihan lang kasinungalingan itong isa, hindi mo alam kung totoo kasinungalingan, pero against sa kanya. Ito ay nagkasala, ganito sinabi niya, ganito ginawa niya. Eh, yung mga nakikinig, ano, maniniwala, hindi. Depende. Yung mga bata, yun, madaling maniwala yan eh. Tsaka pag may galit na sa kanya, sinabihan pa ng masama ng iba, maniniwala agad yun. Kaya mag-ingat kayo dyan, mga bata. Sinasabi nyo, kahit bata pa kayo, pwedeng maging kaibigan kayo niya na inaingit dito, siniraan, sayang yung friendship nyo. Dahil lang sa may isang, di ikaw, ako nari lang. May ibang taong loko-loko. May mga ganun. Amen? So, pero ang problema ito, paglingkod ka ng Diyos, mas marami kang kaaway. Yun ang totoo. And this place, you know, sinisiraan niya ang lugar na to. Ano yung sabihin nun? Diba? Ibig sabihin, parang nakikita ko dito, gusto ko makita nyo, lahat na lang nang pwede nilang ibato kay Paul, binato na nila. O, kinakalaban lahat ng tao, kinakalaban yung batas, kinakalaban yung lugar. Ginawa ba ni Paul yun? Hindi. That is based sa misunderstanding itong mga taong galit sa kanya. Amen? And further, ito na. And further brought Greeks into the temple. So, may napintindihan. So, kasi sa kanila, ang templo ay banal, hindi yon basta-basta. Actually, kahit naman tayo dito. Kaya ngayon, ano lang yung bawal dito? Alam nyo na yan, oh, di ba? So, pero sa atin dito, kahit anong suot mo, pwede yan. Huwag ka lang, ano, naka-underwear. Okay? Loko-loko ka siguro, no? Pag naka-underwear ka, pumunta ka dito, di ba? Pero kahit ano ka pa, di ba? Like ko sinasabi sa inyo. Welcome kayo dito. Huwag lang kayong maingay, di ba? So, bakit sinasabi ito? Kasi, may, sobrang galit sila dyan sa mga hindi mga Hudyo pero nasa temple. Okay, hindi nyo lang. Itong mga Hudyo galit sa mga ibang hindi Hudyo. Lalo hindi sila pwedeng pumasok sa, makinig, sa templo. Okay, kasi nga, banal ang templo. Kaso itong mga Hudyo, actually, OA itong mga to eh. OA ito, alam nyo OA, di ba? So ngayon, ginawa lang nila yung para yung mga tao magalit kay Paul, kahit ano pang walks of life mo, basta magalit ka kay Paul, magiging kakampi ka na ng mga Hudyo. And sabi nyo kaya dyan, polluted this holy place. So obviously, kasi nung alingan yun, pero gusto ko lang ding sabihin, ha? So yun nga, sabi ko sa inyo, bawal lang dito yung mga bakla. Ngayon, yung iba, di natin alam eh. Di mo alam eh, di ba? So wala na tayong ano dun. Pero kaya sinasabi natin, so masama yun. Hindi pwede na. Pero si kay Paul, ang charge sa kanya is kasinungalingan. Anyway, for they had seen before with him in this city, may dalawa daw siyang kasama dati na sa palagay lang nila. Parang bintang lang ba ito? Mga ano to, hindi to Hudyo eh. So parang napolyot yung templo dahil nagdala siya ng ibang tao dito. Naintindihan nyo ba? Ibig sabihin nito, napakababaw nung charge. Di ba? Kasi nga, galit sa kanya, kahit ano lang mahatak nila, dahilan, para magulpi si Paul, magalit yung tao kay Paul, mapalis siya sa city. Sinarge siya nila. Okay, sana naintindihan yun. And all the city was moved, ito na. Dahil sa kasinungalingan itong mga to, pinakalap nila, nagalit yung maraming tao kay Paul. At sabi dito, and the people ran together, and they took Paul and threw him out of the temple and forth with the doors shut. So, sa madaling sabi, inalis siya sa temple, wala naman siyang ginagawang masama. At obviously, gugulpihin na siya mamaya.
immediately took soldiers and centurions and ran down unto them. And when they saw the chief captain of the soldiers, they left beating of Paul. Okay. So, ano nangyari? So, nga, gugulpihin na nila si Paul. Pero yung iba naman, ay, hindi pala nabasa to, no? Yung 31. So, mayroong mga chief captain of the band, na siyempre, sinasabi ko sa inyo, may rule of law yan kahit yung mga Rome. Actually, marami nga tayong kinuha dyan sa Rome. Okay? If you study history, and see dyan. So, ayaw nilang may mapatay ng walang dahilan. Okay? So, salamat pa rin sa Panginoon, pinotektahan si Paul. Kasi kung talagang mob to, mga loko-loko to, tas wala nang pumigil. Okay? I-apply na lang natin tuloy sa inyo. Kunwari, nagsusunto ka na yung dalawa, anong gagawin nyo? Sige, banag pa! Ganun ka ba? Doon pa, oh! Parang, kaya ayaw ako nung boxing na yan, eh. Doon isa nakakatuwa din kasi sports yan, eh. Kaso, parang mong tinataas yung violence, di ba? Opo. Uy, nakita mo ba yung kalaban ni Pacquiao? Kasi mga pastong pa yung ano yan, naungun, eh. Basag-basag yung mukha ng Mexicano, mga ganyan. Nakakatuwa ba yun? Sa totoo lang, di nakakatuwa, di ba? O di namang sports na basketball. Eh, kaso nga, pag mga loko-loko yan, di ba? Kahit basketball, ang inaabangan. Nagugulpihan, di ba? May mga ganun, eh. Sa totoo lang. So, salamat sa Diyos. Pinotektahan pa rin siya. Ano nangyari? Pinotektahan siya ng mga soldiers. Okay? Then the chief captain came near and took him, commanded him to be bound with two chains and demanded who he was and what he has done. So, anong unang gagawin mo pag ikaw yung parang pulis eh? Eh, bakit ka ba ginulpi? Parang ganun, parang unfair, di ba? Kasi nagulpi ka na, parang ikaw pa yung unang pag-suspect siya. Kasi nga, bakit ka ginulpi? Ganun, loko-loko, magdanakaw ka, di ba? So, at least hindi siya napuruhan kasi nga, sinalba siya. Kaso, siya ay binihag. Siya ay tinali, tama ba yun? Hindi pa nga nila alam kung ano nangyari, tinali na. Later, malalaman natin mali yun. Okay? So ngayon, tinanong niya siyempre yung mga tao, ano ba ginawa nito? Ba't niyo ginulpe? And some cried one thing and some another among the multitude, and when he could not know the certainty of the tumult, he commanded him to be carried into the castle. So, kasi nga talagang kagulo na. Yung mga tao doon, hindi nga nila alam kung bakit ano ito eh. Baka narinig lang, uy, may loko-loko doon, ha, gulpi natin, nakisama lang, makinig. So, ganun yun. Ang gulo, di ba? At kawawa si Paul. Nakikita niyo ba si Paul? Gano'n siya kawawa? Wala siyang ginagawang mali. Kinagalitan lang siya, pinagtulungan siya. So, sana huwag kayong makiano doon. Minsan, ganun kayo, di ba? Late. Kailan nga lang, may ano sa inyo. Nag-sorry ba kayo sa ano? Ewan ko kasi mga hindi maganda, okay? So, pagkasama ka sa gulo. So, hindi malaman ng soldier, nung centurion, di ginawa niya, pinakuha na lang niya. Dinala sa castle. When he came to the stairs, so it was that he was born of the soldiers for the violence of the people. Okay, so, hindi pa rin natitigil yung kaguluhan. Na-imagine nyo ba yung nangyayari? Ah, gulpihin niya, gulpihin niya. Ginugulpihin, nakakita ba yung gano'n? Yung may sumisipa dito, pinipigil na. Di ba? Pag galit na galit ka sa tao eh. Ang nakakalungkot dito nga, si Paul, hindi naman dapat ginugulpi. Kaya, nakaka-stress na ewan eh. So, nung binadala na siya ng mga soldier, hindi pa rin matigil. Ang gulo. Ngayon, itong si Paul, nakaisip. Inaisipan. Siguro, dahil hindi naman to madalas nangyayari, or pagkakataon niya na ngayong mag, anong gawain ni Paul? Mag-preach, di ba? Mag-share ng salita ng Diyos. So, hindi ito yung perfect, ano, pagkakataon, pero ibang ko rin, inaisip niya eh. Siguro gusto niyang bigay talaga yung depensa niya. At saka yung ibang nakikisaw-saw doon, at least, maligtas lang.
Kasi iba doon, di naman talaga loko-loko katulad ng mga Hudyo. Mga natangay lang, parang kayo minsan, di ba? Parang kaibigan nyo, gulpihin natin nyo, sige. Hindi na nag-isip. Okay? So, anong ginawa niya? So, tinatangay na nga siya, galit na galit pa sa kanya. So, ito sinabi ni Paul, may I speak unto thee? Naintindihan niyo ba o ano? So, mahirap na nga umintindi ng nakatutok eh. Lalo na pag magulo kayo. So, ito yung sabi niya. So, sabi ni Paul do sa chief captain, pwede ba kitang kausapin? Ano nangyari? So, salit na siya ikausapin, pinagbintangan din siya. So, again, kasi nga, ang daming galit sa'yo, yung ibang tao sasabihin, ah, parang kilala ko to, ito yung, ano, di ba siya, ganun eh. So, meron palang before nito, meron ng isang talagang totoong loko-loko, nagkaroon ng, nag-lead siya ng mga, ng kaguluhan, itong Egyptian na to na tinatawag. Okay? At meron siyang 4,000 men. At ang mga kasama niya, mga mamamatay tao. Okay? So, nakita niyo, nakakatakot yung ano ni Paul, di ba? Gusto ko lang nakita niyo dito yung lingkod ng Diyos. Na minsan, wala ka nang ginawa kundi maglingkod sa Diyos, inaayos mo yung buhay mo, tapabaho ang kailangan, para walang masabi yung bantao, tapos ito yung bibintang sa'yo. So, parang minsan nakaka-depress, di ba? Parang magandiyan ka sa ganyang kalagayan para ayaw mo na maglingkod na lang sa Diyos. Ano nangyari dito, Lord? Ba't naman napagbintangan naman ako ng ganito? Mga murderers. Anyway, but Paul said, I am a man which am a Jew of Tarsus, a city in Cilicia, a citizen to no mean city, and I beseech thee suffer me to speak unto the people. So, pansinin niyo yung ginawa niya, nagpakilala siya, yung tapat lang, yung tama lang. At medyo sinasabi niyang city of Cilicia, a city, citizen of a no mean city. Anong isabihin nun? Para ako, alam mo yung minsan, pag ako, minsan nabastos din ako dyan eh. So again, pinagandaan ko na yun. Yung mga hindi nakakilala sa akin dyan, di ba? Ay, pumunta ako dun. Eh, syempre, ordinary yung ano lang yung ano, may hawak akong Bible, may mga loko-loko dyan, anong assumption agad, di ba? Kasi sa totoo lang naman, marami naman kulto dyan kasi loko-loko din. So, gagawa na, sa utak nila, i-associate ka sa ganun, eh, lahat naman yan, lahat yan. Sabi nga nung lasing na kausap ko na dyan sa Dambakal, alam mo, anak, nakapayuhan kita, ha? Alam mo, lahat ng religion, pera lang yan. Nakakaawa kasi, in a way, totoo yung sinasabi niya, pero hindi sa lahat. Kaso, nakakaawa siya kasi yun ang nakita niya. At paano ko siya sabihin, hindi po lahat. Eh kung, ano yun, kagawad eh. Ewan ko, nanalo yun. Diba, balikan natin yun. Hindi na siya lasing. But anyway. Kaya minsan magpapakilala ka din, di ba? Minsan kala natin, paglingkod ng Diyos, ang mga tao talaga, paglingkod ng, pag may hawak na Bible, loko-loko yan. Walang alam yan taong yan, kasi may hawak na Bible. Nakakita ba yung ganun? Ganun actually sa Facebook. Doon ngayon, pero anyway, may mga taong ganun ang assumption. Pag may hawak ang Bible, loko-loko ka. Talagang babanatang ka yan. Okay? Kaya, ang nakikita ko dito, si Paul, nagpakilala siya. Kasi again, dati, mataas ang tungkulin niya eh. Dahil lang naglingkod siya sa Diyos, siniraan siya nitong mga Hudyo. Ngayon, pambira, ba't ako ginugulpi? Dati, ginagalang ako eh. Okay kayo, kaya kayo. Patandaan niyo rin yan. Pag naglingkod kayo sa Diyos, ngayon, nag-church kayo, di ba? Simple pa lang yan. Maniwala kayo, may mag-sabi sa inyo dyan, ay, si Allison, nag-church. Church. Church-church ka pa, di ba? Nanguloloko sa inyo. At ikaw, mag-iisip ka ngayon, Lord, ano ba to? Titigilan ko na ba to dahil marami nang aasal sa akin o hindi? So, ang payo ko sa inyo, kung ligtas kayo, alamin nyo yun. Kung ligtas kayo, tapos niligtas kayo ng Diyos, tapos pagpapalit nyo lang yung Diyos sa ano,
dahil inasal kayo. Ba't niyong patibayan yung dibdib mo? Alamin mo yung totoo, tama ba inaasal ka nila o hindi? Nasa lugar ba? Kung hindi, wala sa sila sa lugar, ba't mo hayaan silang asarin ka, di ba? Eh, talagang nangaasal eh, hayaan mo lang sila. Ganun nyo, huwag mong pansinin, okay? So, nagpakilala siya dito na hindi naman siya pipitsuging tao, di ba? Hindi naman siya jolog, siya yung matawag niya dyan? Hindi ko na alam yun. Ano ba yun? Sabihin ng jolog. Walang kwenta. Alam ba yun? Hindi naman. Hindi, iba alam ko, ganun yung meaning nila dun eh. Walang sinabi, mga ganun. So, citizen siya, hindi naman siya slave, katulad ng iba. At hindi lang sa kahit anong city, pag sinabing Cilicia, sikat po yan. Okay, pag sinabing Numin City, magandang city yun. Okay, parang dito, saan ka nakatira? Diba? Pag sinabing sa Forbes Park, alam nyo ba yun? Mayayaman yun. Dati hindi ko alam yun eh. Nung nagkataba ako sa Makati, napalingon ako, doon pala yung Forbes Park. So, mayayaman yun. Nasa katabi sila ng commercial, ano. Taga saan ka ba? Ako, taga ano ako? Corinthian Garden. Alam niyo yun? Mas bago pa yun. Na magandang... So, yung sabihin nito, minsan na yung lingkod ng Diyos, nagpapakita rin ng ganun. Para lang yung ibang tao, at least makinig sila. So, nabanggit ko siya kanina, eh, si Brother James, ganun yun eh. Minsan, mga taga-smart po kami. Kapag siyang ganun, para konting galang ba, na bigyan, ah, ito, yung kausap ko pala, hindi pala to pipitsugin. Amen? Anyway, yun ang ginawa ni Paul. Suffer to speak unto me and to the people. So, nakiusap siya na kausapin niya yung mga tao. Bakit? Eh, kasi nga, siguro, naawa siya doon sa mga tao. Kasi pinapaikot sila ng mga Hudyo. Amen? Kaya ako minsan sa Facebook, ganun din ako eh. Minsan di ko matiis. Yung ibang mga nakikita ko dyan, okay lang, sige. Pero pag ito na mga kasinungalingan against the gospel, di ko na matiis. Kaya ang gagawin ko, sisingit na ako dyan. Okay? So hindi ko matiis na binababo yung gospel sa Facebook. At ang Facebook ay parang public forum na yan dahil nakakita niya. Amen? And therefore, ang daming naluloko. Tindihan niyo yun? So pag nakita niyo, pag naging friend ko rin kayo sa Facebook, huwag kayong magtataka. Ba't may kalaban si pastor? Ha? May dahilan yun. So, anong ginawa niya? So, opportunity to preach. Nag-preach siya. Binigyan naman siya ng pagkakataon. So, kaya niya, pag nag-soul winning kami, hindi naman kami lagi nabibigyan ng pagkakataon. Eh, kaya nga, sinasabi ko sa inyo minsan, kung andong kayo, pwede akong mas malaki yung chance ko na mabigyan ng pagkakataon mag-preach doon, di ba? Kaya tulungan niya si pastor. Huwag yung, eh, si pastor ko, yan, bahala ka na dyan. Konting ano naman, si pastor ko, mag-preach lang. Moral support, oo. Oh. Kung gusto niyo yung maligtas yung mga kapag-anak niyo, kung hindi, kawawa naman sila, amen? So anyway, nabigyan siya ng pagkakataon, and then, I believe, talagang piniprepare niya na to. Alam niya na yung sasabihin niya. And when there was made a great silence, he spake unto them in the Hebrew tongue. Okay, pag sinabing tongue, yan ay language. Okay? So maraming, sinong ilang language ang alam mo, Mika? Ay, mga Pilipino, at least dalawa agad yan, English, Tagalog, di ba? So si Paul, alam niya yung Greek, Hebrew. Okay. So ito na yung sinabi niya, may time pa tayo. Men, brethren, and fathers, hear my defense which I make unto you. So bakit depensa agad? Eh, kasi nga, ginugulpi na siya eh. Meron ng charge sa kanya. So alam niya na kasinungalingan niyo, kailangan niya ang depensa yung sarili niya. Otherwise, yung mga tao, hindi makikinig sa kanya at pati yung ibang Kristiyano, apektado. Okay, makinig. Sino ba mabilis? Kung mabilis ako magsalita, hindi niyo maintindihan yung ibang bagay, lalo kayo dapat tumutok, huwag kayong mag-zone out. Alam niyo yung zone out? Yung...
May ulam mamaya. Sa church pa kayo eh. Tingnan si Maymay, kahit kapano, hindi siya hindi nag-iingay, di ba? So, hindi niya naintindihan lahat ng narinig niya. Saka si Alison tuloy, Aliyah. Diba? Pero, tahimik sila. Amen? Subukan niyo lang, ha? So, nung nagsalita siya ng Hebrew, lalo siya na nahimik. Ito na yung pisa ni Paul. I am verily a man which am a Jew. Okay? So, yung mga Hudyo, yung mga galit sa kanya, nagpakilala siya bilang Hudyo. Okay? So, ako, ginagamit ko lagi rin yan. Pag ako yung nag... yun nga, katulad nung last Tuesday yata yun. Tuesday. Ano ba religion yan? Ganun lagi yan, ano, di ba? Nagulat kayo tuloy, no? Si Pastor. Magandang hapon po. Pwede po ba yung masyara ng salita ng Diyos? May mga taong war freak, di ba? Anong religion ba yan? So, syempre, sabihin ko, Baptist po. Alam niyo po ba yung Baptist? Share ko lang naman sa inyo yung salita ng Diyos para maligtas kayo. Mga taong war freak eh. Pero pag sinabi niya, Katoliko kami! Ano sabihin ko? Ako din, dati, Katoliko din ako. Yan, di ba? Bakit? Sana matuto kayo dito. Ibig sabihin nun, yung tao, makaka-relate ngayon sa'yo, di ba? Kung dati kang Katoliko, oh yun, naiintindihan niya ako, di ba? Yan, ganun ang ginagawa ni Paul. Alam niya itong mga Hudyo na galit sa kanya, eh dati galit din siya sa mga Kristiyano, di ba? Sinabi niya na, pinapatay niya yung mga Kristiyano. So, kung galit kayo ngayon sa akin, nandali, mag-isip-isip kayo. Dati ganyan din ako. Amen? Binanggit na ulit kanina kung saan siya nanggaling. Importante ito. Katulad nung tinatanong ako. Di pwedeng magtago. Alam niyo ba yung mga momo, ganyan yan eh. Yung mga momo, nagtatago yan. Tsaka yung mga ano. Ay, huwag natin pag-usapan ano. Huwag natin pag-usapan yung religion. Well, hindi importante yan. Pag-usapan lang natin. Kita niyo ba yan? Tsaka hindi niyo pa na-experience siguro ito. Yung mga networking. Alam niyo yung networking? Aba. Alam niyo na yun? Ano yun? Power! Alam niyo ba yun? Alam niyo yun? Sino na yaya doon? Mga bata pa kasi kayo. Yung mga pagtumanda kayo, gumagala kayo sa Utiga, sa Makati. Para kayong ano, invite kayo niyan. No? Gusto magkapera? Oh. Magkano lang? Yayaman ka. Ganyan, ganyan. So, ang ginagawa nila, hindi nila sasabihin agad yung produkto nila. Sasabihin lang, gusto mo ba ng opportunity? Ganyan lang yan. Tapos, yayayain ka na doon sa kanilang lugar para ikaw, indoktrinahan ka na. Okay. Uy, mukhang ano ka, mukhang okay na okay kang ano. May potential ka, yun ang sinasabi sa amin. Alam mo, mukhang may potential ka. Yan. Pero hindi nila sasabihin yung mga basic na gusto malaman. Ano ka ba? Anong kumpanya ba? Ano ang produkto mo? Hindi nila sasabihin. So, baliktad tayo. Dapat honest tayo sa mga tao. Amen? Ayaw mo sayangin yung oras mo. Ayaw mo sayangin yung oras nila. So, kaya pag ako, tinanong ako, ano religion ba yan? Okay. Christian po kami, Baptist. Alam niyo po ba yun? Kasi iba, hindi rin alam yung Baptist eh. Kasi mga Baptist, tahimik yan eh. Pero ngayon, nag-iingay na rin yung iba eh. Nag-iabang. Anyway. So, gusto mo lang yung tao is maintindihan ka. Amen? Hindi mo gusto magbayabang, hindi mo rin gusto silang intimidate. Yung iba naman, ganun eh, di ba? Payabangan. Para makikinig ka sa akin. Nakita mo ba yung suot ko? Pag nakabito ako. Pero dati actually, nakabarong ako pag may soul winning. Naisip ko parang may mali. Okay din yung maayos kang tingnan ka. So, minsan nakaka-intimidate eh. Nakaboots pa ako nun. Eh, pinapasok ako sa bahay. Ang pira, hirap na hirap ako. Eh, sabi ko, kaya nga, nakasinelas na lang ako eh. Anyway. So, yeah, so sinabi niya, si Gamaliel, isang taong sikat yan. So, kaya, again, ginamit niya yung kanyang background para yung ibang tao makinig sa kanya. Okay, katulad niyo, alam niyo ba yung background ko? Sina Alison, Dimple, kilala niyo ba si Pastor Reyes? Yeah. Ha? Hindi pa. Okay lang yan. Okay lang yan. Pero at least nagtiwala kayo, di ba? Pero ibang tao kasi medyo mataas ang ere. Pag napansin na hindi masyadong maganda yung English mo,
lang kwenta. Hindi na makikinig kahit, kahit may sasabihin ka importante. Di ba? So, ganyan yung mga tao eh. Kaya medyo nagpakitang ano si Paul kasi talaga naman matalino si Paul. Mataas ang posisyon niyo dati. Ako yung nag-aral dito at ang teacher ko, sikat, si Gamaliel. And taught according to the perfect manner of the law out of the fathers and was zealous toward God as ye all are this day. So, alam niya kasi yung mga kaya nagalit sa kanya yan kasi mga pag sinabing zealous, masigasig. Di ba? So, dalawang klase ng tao masigasig eh. Masigasig sa tama, may masigasig sa mali. Amen? Kaya katulad yan, pag nag-soul winning, alam ko agad eh, pag itong masigasig na mapaalis kami doon, may something dito, nataniman to na ang kalaban. Okay? Kasi yung mga ordinary, yung hindi masyadong zealous sa kung anumang religion na meron sila, hindi naman masyadong magkikirya, makikinig lang. Ano bang nasabihin mo? Pero yung mga galit na galit, medyo may tanim yan. So, pero itong dati nga, si Paul ay zealous sa Judaism. Kaya naiintindihan niya yung ibang tao sa kanila, yung mga Hudyo dati, masigasig kaso mali. Ibig sabihin ng masigasig, ibig sabihin talagang dedepensa niya yung mga Hudyo. Pero mali naman yung pagkaunawa nila sa pagiging Hudyo. Kaya again, inunan niya to, okay? So, napansin niyo kahit si Pastor pag sa Sunday morning, so pag nag-deliver ako mensahe, ang tagal ang introduction mo, di ba? Para kayo, alam nyo yung kung ano yung papakinggan nyo. Anyway, so may introduction muna siya. Dito, sinasabi ko sa inyo kanina. Sinabi niya mismo na dati siyang loko-loko. Okay? Sinabi niya, dati ako ay ganito. Yung mga Kristiyano, pinapatay ko. Kinukulong ko. Kahit lalaki, babae, wala akong pakialam. But importante yun. Masama yun, di ba? Pero kasi nga, para maintindihan ng tao, dati siyang loko-loko, pero nabago siya, paano nangyari yun? Yan, ganda ng pinag-aaralan ngayon, kung nakakasunod lang kayo, pati public speaking, persuasion, anong tawag dun sa, may subject yan na philosophy sa mga college. Pinag-aaralan natin ngayon yan, sabay-sabay. Anong tawag dun? Anong tawag dun din? Basta yun. Yung paano kung paano mo pa-persuade yung tao. May ganong subject sa public school. Hindi ko rin na. Nabasa ko lang, nakalimutan ko. Anyway. Hindi lang public speaking. Yung parang sa dulo ng dila ako eh. Yung speech, hindi lang yan. Okay, so sabi dito, as also the high priest that bear me witness. Ano yung sabihin nun? Kilala siya nung high priest. Pag ikaw, kilala ka ba dito, Allison? Sinabi, pumunta ka sa munisipyo. Uy, si Allison, kilala ka ba doon? So, sino yung mga taong kilala? Diba na, malayo pa yung sasakyan mo palang, kilala na eh. Ayun, dyan na si Sir ganyan. Diba? Mga kapitan, mga posisyon. Kasi si Paul, kilala siya nung high priest. Bakit? Kasi yung mga matatasan nung uli, magkakilala yan. Amen? Makinig lang kayo. So, ba't naging sinasabi to? Para bigyan ng credibility yung sasabihin niya. May ganyan kayo. Pwede niyong gawin niya, dapat yung ginagawa niya. Kunwari, ito lang, para makarelate kayo. Kunwari, maliligaw kayo ganyan. Diba? Ano yung gagawin nyo? Eh, yung tatay niya pala, andun. Hindi kayo papansin nyo, kung wala kayong... Diba? Ano yung mga kasabihin nyo? Alam nyo po, nag-aral po ako sa ganyan. Ako po yung nanay ko po ay may business dyan. Oh, ganun, diba? Paya ba ka nyan eh? Oh. From whom also I received letters unto the brethren and went to Damascus to bring them which were there bound unto Jerusalem for the, to be punished. Okay, bilisan ko na lang ha. So kaya kilala siya nung high priest kasi siya mismo kila kausap niya yon at ang ginagawa niya nga, pinipersecute niya yung mga Kristiyano. Kinukulong niya. So yung si Duterte tsaka yung chief of police niya, gano'ng ka-close yun? Close yun, di ba? Nag-uusap yun sa mga importanteng bagay, operation nila.
And then, so, kaya, ang gusto ko makita nyo dito, yun nga, kahit mapapahamak siya, sinasabi niya yung totoo. Kasi nga, para magkaroon ng credibility sa sarap pa ng mga tao. And then, yun. No, pakipatay muna, pakisilent. Okay. It came to pass that I made my journey. So, ito yung kakwento niya na nakakwento na natin. Ewan ko, nandito na kayo dati. So, yung nangyari kay Paul. Ano yung nangyari kay Paul? Yung nabulag siya. Nalala niyo yun? Kung dito na kayo noon, anong ginawa siya ng Panginoon? May ipapersecute siya. Papunta siya sa, nasa road to Damascus siya. Nakita niya ang Panginoon. Nagpakita sa kanya. Narinig niya yung boses. Nagpakita sa kanya. Ang sabi dito, yung light pala yung nakita niya. Blinding light. So, ikukwento niya ulit dito yon. At yung ibang details nandito. Ayan, nakita niya yung light. And then, nalaglag siya. At narinig niya yung boses ng Diyos. Ano sabi sa kanya ng Diyos? Sabi niya, Soul, soul, why persecutest thou me? Bakit mo ako kinakalaban? Bakit mo ako, sinabi persecute, inuusig? Now, paano naman nangyari na inusig niya ang Diyos? Kailan niya inusig ang Diyos? Okay? Sabi ng Panginoon, di ba? Kung anong ginawa niya sa akin, ginawa niya rin. Kung anong ginawa niya sa iba, ginawa niya rin sa akin. So, pag ang Diyos ay mahal mo talaga ang Diyos, anong gagawin mo sa mga taong maayos? Mamahalin mo, huwag mong babastusin, huwag mong sasaktan, di ba? Kaya ngayon si Paul, nung siya ay loko-loko pa, hindi pa siya ligtas, anong ginagawa niya? Yung mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, nung pinagpapapatay niya, pinagkukulong niya yan, sinasabi dito, ginawa mo yan kay Jesus. Amen? Kaya kayo, mag-iingat kayo. Actually, mayroong preaching na ganyan eh. Sa lahat ng huwag niyong gagawin, ako nung di pa ako pastor, syempre, nung may pastor ako, di ba? So, minsan, makulit na yung utak ko eh. Bata pa ako eh. Minsan si pastor, nakikita ko, nag-preach lang dito. Parang marami akong bagay na hindi naintindihan sa kanya. Ba't siya sumisigaw dyan? Bakit siya nakikialam minsan? So, buhay ng tao. Hindi ko naintindihan yun. So, wala akong ganong paggalang sa kanya dati. Pero na-realize ko, ano mang gagawin ko dito? Kasi, kinumpunta ako eh. Yung mga bagay, may mga time na ganon. Na na-attempt akong bastusin siya, pero iniisip ko kasi ligtas na rin ako, gagawin ko ba to? Diba? At yun nga, ano ba dapat gawin mo sa lingkod ng Diyos? At least, huwag mong saktan. Okay? Kung meron ka dyan, may imagine ka dyan, okay, huwag mong galangin yung salita, yung lingkod ng Diyos, at least huwag mong sasaktan. Kasi sabi sa Bible, pag sinaktan mo yan, kung ano mang dahilan, at tunay na lingkod ng Diyos, ano nang mangyayari sa iyo? May sumpa diyan. Sigurado. May paglalagyan ka. Okay? Kaya hindi ko sinasabi to para takutin kayo. Ngayon, kung naniwala kayo sa Bible, naniwala kayo sa Bible, di ba? Ma-warning na rin kayo. At least, huwag niyong saktan, bastusin yung lingkod ng Diyos. Kaya, anong ginawa niya? So, nung ginagawa ni Saul pala yun sa mga tao ng Panginoon, ginawa niya na rin kay Jesus yon. Kaya siguro, naramdaman na rin ni Paul. Yung time na to. Sino to nagsasalita sa akin? Wala mo nakikita. Ang Panginoon to, kaya sabi niya dyan eh. And I answered, Who art thou, Lord? Okay, nung narinig niya yung boses na yun, sabi niya, sino ka ba, Panginoon? So, in a way, hindi niya kilala. In a way, kilala niya. Kasi tinawag niya Panginoon eh. At nagpakilala nga ang Panginoon. Sabi niya, I am Jesus of Nazareth, whom thou persecutest. So, itong time na to, alam niyo yung kwento, pinako na siya sa cross, namatay na siya, nilibing na siya, nabuhay na siya magmuli, umakyat na siya sa langit. Ito na yung time na yon. Ito yung Book of Acts na tayo. Okay? So, anong gagawin mo pag kinausap ka ng Diyos at galit sa'yo? Ha? O sana magbago ka na. At least, makinig ka muna. Ano ba sinasabi sa akin ng Diyos? Kneel, kneel! Bakit ang kulit mo? Di ba? So at least makinig ka muna. Hindi pala gusto ng Diyos yun. Kaya, kung ano man yan, alalahanin yung anong kasalanan nyo sa Diyos. Amen?
So, imagine nyo kayo to. Sinasabihan ka na niya directly, kinakalaban mo ako. Diba? Ang kalabanin mo ba ang Diyos? Siyempre, talo ko sa kanya. Hindi nga, minsan, pag nabanggit ko lagi sa inyo to, kahit makulit ka lang, maingay ka lang, yung katabi mo, nag-pray, nakikinig, nag-aaral ng Bible, tapos ikaw maingay ka. Ano sabihin nun? Kalaban mo yung Diyos. Kasi yung isa, gusto mong makinig, tapos ikaw, ayaw mong makinig din siya. Ayaw mo nang makinig, pati yung katabi mo, gusto mo, ayaw din makinig. Bakit? Nilalabanan mo yung Diyos. Okay? O kaya pupunta tayo yung church. Eh, huwag na. Ano tayo? Mag-ML na lang tayo. Lolodang kita. Talagang, ano, parang laban, di ba? Kalaban mo yung Diyos. Ano pa ba? Kung ano man yan, maglaba ka muna. Pwede naman mamaya, di ba? Eh, may magandang palabas ka kahit ano pa yan. Maraming paraan ang tao kinakalaban ng Diyos. Amen? So, sana hindi tayo ganun. At hindi talaga dapat. Anyway, nung nakita ni Paul to, pambihira. So, ito lang ha. And they that were with me, so indeed the light. So, yung mga kasama niya, nakita rin yung light. Natatakot din, kaso hindi niya naintindihan yung voice. Okay, so, basta yun yung kwento. And I said, what shall I do, Lord? So, yun ang maganda kay Paul. Nung kinausap na siya ng Diyos, malinaw, pinagalitan pa siya, ano na yung next niya? Ito yung gayahin natin, di ba? So, anong tanong mo? Lord, anong gagawin ko? Kasi nagkamali ka na, pinatawad ka, hindi ka pinatay, no? Kasi kung kalaban mo, Diyos, hindi ka pinatay, salamat na rin, di ba? Alam nyo ba yung mga ibang tao, ganun? Pag konting ano lang, pag na-offend mo yan, pag makapangyarihan, patay ka agad. Alam nyo ba yon? Pag nabwisit sa iyan. So, ang Diyos, siyempre, ma-ano siya yun? Pasensyoso rin siya. Huwag lang talagang mapupuno sa'yo. Okay? So, kaya alam ni Paul, I believe, na hindi pa siya pinatay ng Diyos sa sobrang sama niya, na-realize niya, ano bang gagawin ko, Lord, dapat? Amen. So, sana ganun tayo. Amen? So, tinatanong nyo ba yan? Lord, anong kailangan kong gawin? Lagi nyong itanong yan. Pag Sunday, Lord, may 8:30 service. Lord, anong gagawin ko? Alam mo na agad yung sagot niya. Hindi mo na kailangan. Pasto, wala pa akong marinig na reply ng Diyos. Eh. Alam mo na yon. Ano ba yung tama mong gawin? Di ba? Lord, meron ditong pera. Pera to ng tatay ko, alam ko eh. Kaso, wala siya, wala nakakita. Hindi mo na kailangan magtanong sa Diyos. Alamin mo lang yung Bible, huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling, alam mo na sinabi ng Diyos. Amen? So, lagi niyang tatanong, tapusin na natin dito kasi pagod na rin ako. Isang oras na tayo ata. So, sana ganun tayo. Ang Panginoon ay handang magpatawad. Salamat sa kabutihan ng Diyos. Pero, magandang response natin, amen, pag na-realize mo talaga, mali ka. Tanong mo na gano'n, ano dapat kong gawin? Bukod sa, siyempre, talikuran mo yung anong kasalanan na yan, huwag mo nang gawin, meron pang iba, amen? Kasi pag talagang, may nagawa ka talagang masama, may napilayan ka na, anong gagawin mo? At least man lang, paggamot mo, di ba? May pampagamot ka, wala talaga, di tulungan mo. Okay, kung hindi ka naman nakapilay dyan, nasaktan mo yung loob, siniraan mo, nagkahiwalay yung magkaibigan, ano kailangan mong gawin? Mahirap bang intindihin yun? Nag-sorry ka. Sabihin mo yung mali mo para sila ma-reconcile. Hindi yung may kasalanan ka, wala akong ginawa. Eh, bakit nasira? Ba't nabutas yung bike dito? Wala akong ginawa. Pero ikaw pala yung nakasira, di ba? Diyan nag-uumpisa yan. Pag tumitigas yung puso mo, nakaka-offend ka na ibang tao, okay lang sa'yo, tigas ng puso mo, tigas ng mukha mo. Lalong titigas na titigas yung puso mo, maniwala kayo. Pero pag nag-church kayo, kaya salamat, pumunta kayo dito. Ano mangyayari sa'yo pag laging salita ng Diyos naririnig nyo? Magbabago ka.
lalambot yung puso mo sa bagay na dapat ka maging malambot, ibig sabihin, mapagmahal, okay? Pagpatawan. Kaya sa mga bagay din na kailangan ka maging matapang, tatapang ka din. Kaya tuloy-tuloy na kayo, men. Katulad ni Paul, makikita pa natin yung mga heroism ni Paul. Napakagaling niya lingkod ng Diyos. Kung marirealize lang natin, men. Okay, so dumuna tayo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Mabuhay, Panginoon, ang yung lingkod, si Paul, Panginoon. Again, napakagaling niya, Panginoon, sa pinakita niya dito. Alam niya how to deal with people. And we pray na ganun din po kami, Panginoon, mga batang ito, Lord, nag-umpisa pa lang, we pray na sila po yung maging matalino din at maglingkod sila sa inyo po, Panginoon, in the future. Kaya pag malalati, yung mga hindi paligtas, maligtas, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.